Hello guys, what's up? Welcome back po sa aking YouTube channel. Ngayon guys ay magbabahagi na naman tayo ng ating video tungkol po sa sewing machine sa mga mahilig po magtahi dyan. Basically guys, mayroon pong nag-comment doon sa aking unang video. Ano po yung gagawin natin kung laging napuputol yung sinulid. Ayan guys, sa mga nag-comment po doon sa aking video, guys, hindi po napilalagay dito sa aking video. Andito po yung kasagutan po sa inyong mga katanungan. Ayan guys, marami naman pong video na iba makikita natin sa YouTube. Pero idaragdag ko naman to guys ng idea. At least kahit konti po, mayroon din pong makuha na idea galing po dito sa aking YouTube. Ayan guys, i-start na po tayo guys. Ang una pong gagawin natin guys, kung lagi po napuputol yung sinulid natin, ay suriin po natin yung sinulid guys. Kailangan yung sinulid po natin guys is yung matibay. Huwag po tayong bibili guys ng sinulid na yung bang sa yung mura lang, tapos kasi nagtitipid ka. Huwag po yung ganun guys. Dapat tingnan nyo talaga yung sinulid, kasi minsan po guys, kahit na bago mo nabili yung sinulid is marupok na po, bali madali na lang po maputol. Yun po yung pinakauna-una guys. Tingnan nyo po yung sinulid nyo kung yun ba ay matibay, kung kuwan ba. Basta ganun po guys. Kaya kung bibili po kayo ng sinulid, dapat po yung sigurado po kayo na original po kung sa akin. Oh my God! Ano naman po guys? Wow! Kumbaga lang po sa akin, no. Titingnan po natin guys dito po. Ito pong adjuster na to guys. Minsan po dito guys sa gitna, ano, sa yung inipit niya yung sinulid po, yung dumadaan po dito. At titingnan po natin guys dito sa loob. Minsan po may pumapasok na mga sinulid dyan sa loob, nagkabuhol-buhol. Kaya yan po, kadalasan po minsan napuputol po yung sinulid, kasi mahirap po, mahirap niya pong hilain dito sa baba. And yan po yung pangalawa na ayon po sa akin guys, sa aking karanasan. Gunggong! Yun guys, parinig kita sa mukha eh! Pangatlo po guys, ang titingnan po natin yung dito sa loob. Ayan. Kailangan guys, lagyan niyo po lagi ng oil. Ayan. Yung ano po yung nilalagay niyo dyan. Kailangan madalas po kayo maglagay ng mga langis. Ayan. Dito, baklasin niyo ito. Ayan, titingnan niyo sa loob. Ayan, kukunin niyo yan. Tapos tanggalin niyo ito. Ayan, tapos kung medyo yung makina niyo medyo matagal niyo na hindi nagamit, tapos nung ginamit niyo is nagpuputol na yung sinulid. Tanggalin ito sa loob guys, tapos langisan, tapos kung may liha kayo, lihan niyo ng konti yung mga may makita po kayo na medyo makinis, ganun. Lihain lang po guys yung mga dinadaanan ng yung malapit po sa sinulid. Tapos lagyan niyo po ng langis. Yun po ang importante doon. Tapos kaminsan kasi kapag napapasarap na yung pagtrabaho mo, minsan nakakalimutan mo na maglagay ng langis. Huwag po yung guys, kailangan mo talaga maglagay ng langis. Tapos lahat-lahat po dito guys sa loob, lagyan niyo ng langis. And at least na buksan niyo na. Dapat sigurado nyo na po kapag nabaklas nyo na, lagyan nyo ng langis lahat para maayos po yung takbo ng yung makina. Ayan, ayan lang po guys, base lang po yan sa aking experience po na lagi napuputol yung sinulid ko. Ganun lang po ang ginagawa ko guys. Nililiha ko yung mga parts niya sa loob, tapos yung sinulid tinitingnan ko, tapos yung pang-apat naman guys yung karayom po natin. Titingnan din po natin yung karayom natin. Minsan yung kasi yung karayom natin hindi na po siya matalim guys. Palitan natin, tapos titingnan natin yung isentro po talaga natin yung kuwan ng karayom, kasi diyan po minsan po diyan po nagkadahilan kung bakit napuputol yung sinulid po natin. Ayan. Ito guys, galing lang po to, based lang po to sa aking experience. Ito po mga sinasabi ko guys. Kaya kung mangyari man sa inyo, ay tingnan nyo lang po, check nyo lang po kung sakaling baka dito po sa video ko makuha nyo pong idea, makatulong din po sa inyo.
Sa mga nag-comment po na lagi napuputuloy yung sinulid, dito na lang po, tingnan nyo lang po ang aking video. Baka sakaling parehas po tayo ng problema sa ating makina. Itong makina ko is Singer, guys. Ayan, Singer. Tapos, kuryente po siya, guys. Ayan, kuryente po siya. Tapos, dito lang po yung hapakan niya, guys. Ito. Ayan. Ayan po, guys. Ito po yung hapakan niya. Ito po yung pedal niya, guys. Ayan. Ayan, kuryente po yan. Dalawa po yung makina ko. Ayan, minsan kapag nagka-diferensya to, tapos ito naman yung isa. Bali, salitan po para wala pong aberya sa trabaho. Ayan guys, sa mga nag-comment po, ito na po yung kasagutan po sa inyong problema. Baka sakaling ito po yung kasagutan niyo yung problema. Kung hindi naman guys, marami naman pong video dyan sa mga YouTube na. Kasi marami din po ako nakita. Dyan din po ako nanonood kung may mga problema po dito sa aking makina. Ayan guys, una-una guys, yung sinulid po natin, titingnan po natin. Huwag po tayong basta-basta bibili nilang sa labas ng mga tindahan, tapos natsambahan po natin is pa na po yun. Tapos ito guys, adjuster na rin, wag po natin masyado maigpit po to, kasi may mga kwan din po to guys eh, may mga rules din po dito. Gagawin po natin yan sa sunod natin na video. Dito wag po masyadong maipit para patuloy-tuloy po yung daloy ng ating sinulid. Tapos yung baybayin po natin guys, bago po natin guys, ganun nga pala guys, bago po natin na bakit nagkaganon yung makina natin, laging napuputol yung sinulid. Una-una po guys, titingnan po natin kung saan po ba nanggaling. Bakit po? Ang una-una po talaga, titingnan po natin yung sinulid po natin dito, tapos kung yung pinadinadaanan ng ating sinulid. Ayan. Minsan kasi dito guys, dito ang dinadaanan niya, minsan naiipit, minsan nababalukuan, may mga problema na. Basta, gano'n, baybayin natin yung dinadaanan ng sinulid, tapos yun. Saka pa tayo mag-movement sa ibang step. Dapat step by step guys, para hindi po dire, hindi po masyadong kuan yung makina. Dapat wag tanggalin, wag tanggal gano'n, kasi nakakasira po yun. Dapat yung kuan lang guys, moderate lang po. Dahan-dahan, titingnan natin kung saan una nagka-problema yung makina. Ayun guys, maraming salamat po sa mga nag-comment po sa aking unang video tungkol po sa shaving machine. Maraming salamat po sa inyo guys sa natugunan po ang inyong problema. Ito na po ang aking video. And please guys, like, share, and subscribe my YouTube channel. And maraming salamat po. Kung nagustuhan niyo po, please give me a thumbs up guys. And yun po. God bless po sa inyong lahat. And happy Ramadan to all mga kapatid kong Muslim. And ingat!